Itong education charter change, ang layunin niya, yung mga higher education institutions ay pwedeng 100% mapag-may-arian na ng mga dayuhan. Protesta ang sinalubong ng mga grupo ng kabataan at guro laban sa nagbabadyang pag-aproba sa panukalang charter change o CHACHA. Pati kasi mga universidad at kolehiyo, damay sa planong pagbubukas sa 100% foreign ownership. Pwedeng mapalala nito ang commercialized din aspect ng edukasyon. Kasi sa Pilipinas ngayon, nasa nearly 88% nga ng mga higher education institutions, mga private schools na naniningil ng mahal na tuition and other school fees. What more kung papasok itong mga dayuhang paaralan, di ba? Na maniningil din ng mas mataas na mga bayarin compared sa current rates. Pangamba ng mga grupo, lalo pang lalala ang sitwasyon ng education system kung maipapasa ang CHACHA. Sa pag-aaral ng National Union of Students of the Philippines o NUSP, hindi na bababa sa 150,000 pesos ang matrikulang kailangan ng isang estudyante para makapag-aral ng kolehiyo kada taon. At ngayong taon, mukhang tataas na naman ang halagang ito dahil nagsisimula na maglabasan ang iba't ibang proposal ng mga pribadong eskwelahan para magtaas ng singil sa matrikula. Hindi pa man aprobado ang CHACHA, hindi na nga daw talaga abot kaya ang edukasyon sa bansa sa ngayon. Intensyon nila na kumita, imagine galing sila abroad, pupunta sila dito, hindi naman sila magpapaka-Nobel na ang intensyon talaga nila ay better education para sa Pilipinas. Paliwanag ni Representative Manuel, para nga daw pakonswelo lang ang libreng matrikula sa state universities and colleges. Bukod sa limitado lang daw kasi ang bilang ng state colleges and universities sa bansa, kaunti lang din ang kaya nilang tanggapin dahil sa kakarampot na budget. Diin ni Representative Manuel, pinapatingkad ng issue ng tuition increase ang dahilan kung bakit nila tinututulan ang CHACHA. Hindi yan masasolusyonan ng economic CHACHA, in fact, sa sahol pa. Kaya dapat lamang magkaisa ang mga kabataan, gawin natin ang lahat ng makakaya para harangan itong CHACHA ni Marcos Jr.